Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel. Ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaayaayang lira. Ipaninyo ang trumpeta kaya Panginoon tingin ang landas niya'y tahak. Habang buhay ay purihin kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaayaayang lira. Ipaninyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kwelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila, asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilingin iwan ko kayo, hayaan na ninyong ako'y sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paparoon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, talmong tugunan. Kalwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ulitin po nating lahat. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaas ang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Tugon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Tugon. Kaluluwa kong iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Tugon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Tugon.
Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang sanggaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng 20th linggo sa karaniwang panahon. At muli sa pagpapatuloy ng pagtahak ni Jesus sa iba't ibang mga lugar, ay patuloy din niyang nakakasalamuha ang mga taong patuloy na nagki-question sa kanya pong identity o sa kanya pong mga ginagawa. Andi dito ngayon sa ating ebanghelyo ang mga Pariseo na matatalino, nakaalam ng mga batas at gusto lang nilang subukin ang katalinuhan ni Jesus. Ang tanong na alin ba ang pinakamahalagang utos? At sinabi ni Jesus, sinummarize niya ang lahat ng mga utos na nalalaman ng mga Pariseo. Base sa mga Pariseo, mayroong 600 plus na mga utos na dapat sundin ang isang Israelita. So, alin doon ang pinakamahalagang utos? So, sa kabuuan, ang sabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos, yun ang unang-una. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sabihin nyo nga po, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabihin nyo nga po, pag-ibig sa kapwa. Kung hindi ka marunong magmahal ng o magbigay ng pagpapahalaga man lang sa iyong sarili, hindi ka magbibigay ng pagpapahalaga sa iyong kapwa. Malinaw po ba? Kaya minsan, masigit na mahalaga ang taong marunong magmahal kaysa sa taong matalino. Minsan kasi pag yung matalino, laging parang ina-analyze. Although, ang pag-ibig ay isang desisyon. Kung ibigin mo ang Diyos, mag-desisyon ka. Kung ibigin mo ang iyong kapwa, mag-desisyon ka. Hindi yan basta nararamdaman. Dinidesisyonan yan. Okay. Tingnan po natin ang halimbawa sa unang pagbasa. Ito yung aklat ni Ruth. Natapos natin yung aklat ng mga hukom
Ngayon naman ay sinisimulan ang aklat ni Ruth. Ito ay kwento ng magbiyanan. Sino ba may mga biyanan dito? O ano man tawag doon pag yung ikaw, yung manugang. Ikaw ang manugang. Tama ba? Ah. O yan, tanong. Kamusta ang pagmamahalan ng mga magbiyanan? Kasi dito sa kwento, lalo na sa konteksto noon, ang mga babae, lalo na kasama sa mga tinatawag na mga aba, yung mga mahihirap, yung mga byuda. Kasi nga, ang mga babae ay nakasalalay ang kanilang kabuhayan sa mga kalalakihan, sa kanilang asawa o sa kanilang mga anak na mga lalaki. Ay namatay lahat. Asawa niya ni Naomi, yung dalawa niyang anak. So ang naiwan sa kanya yung dalawang manugang, si Orpa at si Ruth. Si Orpa, iniwanan niya. Nagdesisyon siya, iwanan niya na si Naomi, ang biyanan niya, at bumalik sa kanyang bayan, sumamba sa kanyang Diyos-Diyosan. Kasi ang mga Moabita ay hindi Israelita. So, tinuturing ng mga Israelita ang ibang kultura, ibang relihiyon ng mga pagano. Pero si Ruth, nagdesisyon na mahalin pa rin si Naomi. Kaya nga sabi niya, kung saan ka man pumaroon, doon din ako. Kung sasambahin mo ang Diyos, yun din ang sasambahin ko. So, sinamahan niya, pabalik, no? Si Naomi sa kanyang bayan, sinamahan ni Ruth. Diba, magandang mapagnilayan din, kasi hindi natin napapansin, yung relasyon ng mga magbiyanan. Bihira kasi nagkakasundo yung magbiyanan. Kasi kung tutusin, sa isang kaharian, isa lang kasi ang reyna. Sa biyanan, dapat kung nakikituloy o pwedeng kahit paminsan, no, sa sarili mong tahanan, dapat alam mo na yung asawa ng anak mo ay may sarili ding diskarte. Minsan pag pinagsama mo kasi sa bahay, yung biyanan mismo, magre-reyna-reynahan pa. Yung biyanan mismo, kukontrolin yung mag-asawa, yung biyanan mismo, siya yung magdidesisyon. At kaya tuloy hindi nagkakasundo yung magbiyanan. Hindi ko alam kung minsan tahimik lang pero nagingit-ngit na gusto nang umalis, gusto nang bumukod, no, ng babae. Kaya minsan ang naaapektuhan, relasyon ng mag-ina. Kasi yung ugali ng biyanan o nung ano ba yung tawag diyan? Manugang, ayaw pang ano ba, pasakop, ayaw magpakumbaba sa kanyang biyanan kasi hindi ako ang asawa eh. Kaya dapat ako na masusunod. Shout out sa mga magbiyanan na very close. At shout out din sa mga magbiyanan na halos ayaw mag-usap, ayaw magkita, ayaw magsama. Tandaan nyo, sa mga manugang, lalo tigit yung may mga anak na magiging biyanan ka din pagdating ng araw. At tandaan mo, no, hindi lahat ng panahon na para bang maswerte kung meron kang pensyon. Kaya mo mabuhay mag-isa. Pero aasa ka. Kaya ngayon pa lang, hanggat maaari, mag-invest ng pagmamahal ang mga biyanan sa kanilang mga manugang. Magpakita din ng respeto. Huwag niyong pilitin na kayo ay paglingkuran. Kasi kung namamayani ang paggalang, pagmamahalan, yung maipadamo mo sa iyong manugang, yung respeto, pagdating ng araw, kahit mamatay ang anak niyo, ituturing ka pa rin niyang ina.
Huwag niyong pilitin silang suportahan ka kung hindi ka naman nag-invest ng respeto sa kanila. Kaya naman, yung mga iba, no? Lalo sa mga kababaihan, ikilalanin niyo muna sino ang nanay niyan bago mo pakasalan, bago mo pakisamahan. Kasi pakikisamahan mo din yung nanay ng anak mo. Ano ba mga mukha yan? Mukha ba ng masayang may biyenan? Mukha bang masayang may manugang? Pag-isipan na mabuti, ha? Isa yan, no? Sa kung talagang gusto natin at sinasabi natin, minamahal ko ang Diyos ng buong puso, pag-iisip, kaluluwa. Tingnan nga natin. Turiin, ha? Mamaya, simulan nyo nang batiin yung mga biyanan nyo, ha? O kaya naman yung mga manugang nyo, maghay naman kayo, no? Baka mamaya yung mga biyanan, nai-insecure pa sa kanilang mga manugang. Walang ko anong pinanggagalingan ng insecurity sa mga biyanan sa kanilang mga magulang. Kasi dati, no? Siguro, yung anak nyo kasi sa inyo nag-iintrega dati, no? Eh ngayon, wala na. Yung anak ninyo sa kanila ng asawa na manugang mo, dun napupunta yung sustento at baka ikaw nagngingit-ngit ka sa selos. Eh, kasi dati, yun. Na yun. Ang hirap tuloy magkasama kayo sa bahay. Sana po mas tingnan natin, ha? Higit na mahalaga po yung may puso kaysa yung utak o yung nalalaman natin ang igigiit natin. Amen? Ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paghalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo, ilalagay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghain natin ikalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay. Para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si April Rose na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Pasamin ang kaharian mo, sundin ang loob. Nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahing tulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father.